sa nakikita ng details. You're watching my channel. For today, mga ka-Rocketeers, October 6, 2021, gagaling ko yung sa doktor and kinuha ko yung result ng aking creatinine and medyo sad ako mga ka-Rocketeers kasi medyo mataas siya and ayun sinabihan ako ng doktor na bawal ang alat, bawal ang chicken, red meat, lahat ng beans, munggo, mani, kung ano-ano pa. Actually, mga ka-Rocketeers, tinanong ko talaga siya kasi bago ko magpatingin sa doktor is nag-research din ako. And ang sabi nila, kapag daw mataas yung creatinine, is possible na sira na yung kidney. Pero tinanong ko talaga siya direct na ano ba dok, sira na po ba yung kidney ko. And sabi niya naman is hindi. Mataas lang yung creatinine. Pero kung halimbawa nag 300 na yung creatinine is pila na tayo sa dialysis mga ka-Rocketeers. Ang creatinine ko is umabot ng 203.30 sa normal na 53.04 to 106.08 per liter to UMOL over L din. Hindi ko masyadong kausado yun. So yun, ito. Medyo nakakalungkot kasi actually magkahalong lungkot na may konting saya din kasi at least kumbaga ngayon kumbaga hindi ko siya mapapalala so yun nagkaroon na ako ng warning para itigil yung mga bawal sa akin yung mga kumbaga yung mga nakagawin ko na dahil nalaman ko pa agad na medyo yun, hindi naman yun ang sabi sa akin ng doktor na wala pa naman daw sira yung kidney pero kumbaga napapunta na sa stage na yun kung hindi ko babawasan lahat ng bawal sa akin kaya lang nakita ko narinig ko nga yung sinabi ng doktor na napaka dami na talagang bawal. Medyo nalungkot ako kaya siyempre kailangan natin lumaban. So yun nga, binigyan ako ng reseta ng doktor. Isa para sa pamamanas at isa yung para daw sa panlaban ng kidney. And isip ko, baka yun nahihirapan ng kidney kasi nga, nahirapan din ako umihi ng mga nakaraang araw. And, ginawa ko lang is uminom na ako ng tubig. Kaya nailabas ko siya. So, yun. Another pagsubok na naman. Pero, kagaya ng lagi kong sinasabi, makapit lang naman ako kay God sa lahat ng nangyayari sa akin, sa lahat ng pagsubok na binigay niya. Kagaya rin ng pagkapit kong magkaroon ako ng TB last October din yun of 2019.
o 2021. Ewan ko, no, pero pangit ng dating ng October sa akin. Parang every time na dadating ang October, medyo maganda. Pero yun, bibili ko lang yung gamot. Sundin ko yung bawal sa akin. And may pinapabalik niya ako after 2 months for another testing. Sana mapababa ko siya para gumaling ako dun sa sakit na yun. And I hope siguro naman with the help of my family, kagaya ng ginawa nila sa akin, nagkasakit ako nung tuberculosis na before, mas makakayanan ko yung pagsubok ko. Siyempre, hindi rin ako ng tulong. At lagi akong humingi ng tulong kay God para bigyan niya ako ng lakas sa lahat ng mga pagdadaanan ko ba sa buhay. So, yun lang mga karapit Diyos, yung advice ko lang. Dahil ito nga, bago ako mag-alis, natakot ako dahil kumbaga ano-ano yung pumapasok sa utak ko, kung may sakit ba ako sa puso, kung may nasira na ba yung kidney ko. Dahil yun nga, nanonood din ako ng YouTube, nag-research ako bago ako napunta sa doktor. Pero hindi ko siya, kumbaga hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung totoo unless na nagpa-consulta tayo sa doktor, nagpa-check up tayo. So dapat mga karapatid is huwag niyo akong gayahin na matakot ako agad kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ng doktor. Pero at least now, may peace of mind ako, alam ko kung ano yung gagawin ko para gumaling ako, para maging okay ako ulit. And yun lang, huwag tayong matakot na bumunta sa doktor. And kung may nararamdaman tayong makaiba sa katawan natin, is ipakonsulta agad natin para hindi na lumala yung mga sakit na nararamdaman natin. So with that mga karakitiers, this is your Rakitera Mojo Health. Saying that, appreciate life, kapit lang tayo. Ngayon mga karakitiers, si God lang talaga yung kakapitan ko. Magpe-pray ako sa kanya na patatagin niya pa ako, palakasin niya pa ako, and para na rin sa pamilya ko at para sa sarili ko. So, bye-bye mga karakitiers.